Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Sa gabi pong ito, ito na po yung panghuli ng topic natin, the time limit. At atin ding pag-aralan ang 7,000 years pattern. No? Kasi ang ating sanlibutan ay may taning po ito. No? At kung ating pag-aralan ng malalim ang Biblia, ang kasalanan, bibigyan lang po ito ng 6,000 taon. May topic ako niyan sa YouTube. Subaybayan lang ninyo ang aking topic para inyong maintindihan. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, ay yuyuko po tayo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa gabi pong ito, ito yung panghuli na paksa na aming tatalakayin. Pero kami nagpapasalamat sa araw na ito kasi kanina nagkakaroon po kami ng baptism na 5, 3 sa nagiging produkto sa the gospel of Jesus Christ. Hindi ninyo pinabayaan ang aming gawain na walang bunga. Ang aming pagpapagal, binigyan ninyo kami ng mga kaluluwa na maglilingkod. At nagpapasalamat ako sa pamilya na Gapas na kanina na-baptize. At sa gabing ito, hindi din namin alam ang mensahe na aming dadalhin. Kayo po ang mga ngasiwa nito, saan man ninyong lugar dadalhin. Ang aming hiling, makikita namin ang mga kaluluwa na dadalhin ninyo sa inyong panan at bibigyan ninyo ng pag-asa sa kaligtasan. Aming pinapasalamatan din ang lahat naming mga viewers mula sa umpisa, mga kapatid namin na may makakatulong ito sa paglago ng kanilang pananampalataya. Mapapalapit ang kanilang relasyon sa inyo. Malalaman nila ang galaw ng kaaway. Ito yung layunin namin sa The Gospel of Jesus Christ. Sa gabing ito, aming itagubilin sa inyo ang aming paksa na aming tatalakayin may kinalaman sa time limit. At aming hiling at pangungusap sa inyo, pangunahan ninyo ito hanggang matapos. Salamat Ama sa pagdinig mo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, bago tayo dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi, ito yung panghuli nating talakayan. Siguro kahit magtagal tayo ngayong gabi, total last naman ito. Huwag kayong mabahala kahit siguro din ang ating pag-start. Kasi nabisi kami kanina sa mga gawain. Mayroon kaming baptism kanina na 5. Pero ang resulta sa gawain natin, mayroon pong 3. Bago tayo dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi, nais kong binabanggit ko kagabi na sa huling gabi, nais kong pasalamatan ang lahat ng mga sponsor sa The Gospel of Jesus Christ Ministry na nasa likuran sa ating gawain ngayon. Sa September, mayroon ulit tayong gawain. At samahan ninyo ulit kami sa ating ano, yung mga viewers natin, huwag ninyong kalimutan, September 13 to 30, may kakaroon ulit tayo ng series, prophecy series ang ating ano, pag-isipan ko pa ang magiging pamagat, pero may kinalaman sa hula ang ating tatalakayan. Bago tayo dadako sa ating paksa, nais kong pasalamatan ang ating mga sponsor. Una sa lahat, ang SIDA team na pinangunahan ni Sister Minley at Sister Divine. Sila po ay nangangasiwa sa ating taga-awit, sa ating mga participants. Magkalayo man kami, yung ibang membro nito nasa US, Sister Minley, Weeks, Sister Divine, nasa ano, si Brother Ian Bailon, no, nasa Bicol siya, pero nagkaisa ang team at sinusuportaan nila ang ating programa. Pangalawa kong pasalamatan si Sister Edna Sigal, siya yung matagal na nagiging sponsor natin sa ating gawain sa Panginoon. Si Lita Lubino at si sa Israel po ito, si Sister Edna Sigal at si Lita Dublubino. At kasama din nating pasalamatan si Sister Maripi Bertulano sa US po ito, sa Church ng Gardena Filipino Church sa USA. At kasama din nating pasalamatan ang mga elder doon na nagiging sponsor natin, si Brother Jose at si Brother John. No? At kasama din nating pasalamatan si Manilyn Santillan sa Europe, sa Madrid, Spain, no? At malaki din pong tulong niya sa ating gawain. Si Ma'am Aba Mural sa Quezon City, si Dalia T. at si Bong Sahot, no? Yung ating elder sa iglesia. Atin ding pasalamatan si Evelyn Salvador sa Japan. Isa din po siya sa ating sponsor sa ating gawain ngayon. Si at kanina yung dalawa na nabaptize bago, mga born again po sila,
Tatlo po sila nabaptized, dalawa po sponsor na rin po natin sa gawain, si Christina Gapas at si Stel Ordo, no? At una pa lang naming Bible study, nakikita ko sa kanilang mga mata na uhaw sila sa salita ng Panginoon. At sila mismo ang nag-request sa baptism. So purihin ang Panginoon, sapagkat nagkakataon din na bago matapos ang ating gawain, sila po ang nagiging bunga natin. At alam ko mas marami pang dadalhin ng mga kaluluwa sa Panginoon, ang Diyos na ang mga ngasiwa. Naalala ko yung talata sa ano, ang atin daw gawain sa Panginoon para lang itong ano, isabog natin ang tinapay sa katubigan sa aklat ng Ecclesiastes at masusumpungan mo sila sa huling araw. Ang ating gawain, atin lang sinasab, nilagay lang natin sa internet ang ating gawain, pero ako'y nagugulat, maraming nagre-response, no? Minsan, dumating sa aming iglesia, tumatawag na lang sa amin, ay ready na sila for baptism. At alam ko, ang banal na espiritu ang gumagalaw sa ating, sa kanilang buhay. Medyo mabigat ang ating talakayan, no? Kasi may ating ini-expose ang galaw ng kaaway, at hindi natin maiiwasan na mayroon tayong mababanggit na mga relihiyon. Pero hindi namin ibig na ano, saktan kayo. Kundi ang aming ibig at mithiin, malaman ninyo ang galaw ng kaaway, at sa pamamagitan nito, sa ministeryong ito, ay mabigyan kayo ng babala. Kasi kung hindi namin ito gagawin, wala na rin magbibigay sa inyo ng warning at wala na rin magtuturo sa katotohanan. Aking pinapasalamatan din ang lahat nating mga sharer, no, sa Facebook. Maring hindi ko mababanggit lahat kasi napakarami, no? Kapag babanggitin ko lahat ay siguro maring malilimutan ko yung iba, pero ang aming puso, ang aming damdamin, kami lubos na nagpapasalamat sa lahat. Mayroon akong ibang babanggitin dito, si Sister Nori Malapitan, siya yung nagpapagod sa paghahanap ng ating taga-awit, no? Lalo na si Sister Eileen Moya, ano nang apelyido niya ngayon, nalilimutan ko na. Eileen Prancy at si Sister Lillian Neri, no, isa sa ating women's prayer leader natin, no? At si ang mga sharer din natin, si Marco Hidrakanula, si Dude Subaria, no, itong mag-asawa, si Ma'am Arlene Subaria. Thank you sa inyong pag-share palagi. Isang bisis lang ako nakapunta sa Nueva Ecija, pero hindi ninyo ako nalimutan. Sinubaybayan ninyo ang ating ministry gabi-gabi, at kayo din palaging nagsishare. Salamat, Ma'am, at saka Brother Dudes, si Brother Dudes elder natin sa Nueva Ecija. Si Sister Prissy Takahashi sa, hindi ako nagkamali, sa Japan ito. Sister Pib, no, sa Caloocan, kung hindi ako nagkamali. Si Sister Belinda Prunda, si Ruel Bungapat, at si Magaraw. Yung Magaraw is DE Church. At ang lahat ng ano, Puting Kahoy Church na mga kabataan, hindi ko na lang babanggitin, pero as a whole, lahat ng mga kabataan, team, youth, lalo na sa youth leader sa Puting Kahoy Church, si Ian Bailon, si Pete Pitisanan, at si RB Bacos, no? Ito yung mga nababanggit ko, pero yung iba hindi ko na mababanggit sapagkat napakarami ng mga dapat nating babanggitin, pero ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na mula sa nang nagpasimula ang ating gawain hanggang matapos, sinamahan ninyo ako at hindi ninyo ako iniwanan. At alam ninyo, balang araw ay magkikita-kita tayo kung lahat tayo magtatatapat. Nagsisikap kaming magtatapat sa gawain, kayo din na taga-subaybay dyan, magtatapat din kayo, malapit na tayong uuwi sa ating tahanan. Ngayong gabi ating pag-aralan ang the time limit. Hanggang kailan ba wawakasan ng Panginoon ang kasalanan, ang kasamaan ni Satanas sa ating planeta? No? At atin ding kasamang pag-aralan ang 7,000 years pattern. Nakapattern ang ating sanlibutan sangayon sa Biblia sa 7,000 years pattern. Kung mayroong 1,000 years sa Apokalipsis 20, sabat na po yan sa ating planeta. 6,000 lang pahintulutan ng Panginoon ang kasalanan, no? Nang ginawa ng ating Panginoon ng 7 araw, yung isang linggo, may layunin po siya. Kapag bumangon ang kasalanan sa ating planeta,
ang ganong pattern na naka-pattern sa 7, yung kapahingahan sa ikapitong araw, 1,000, no? Gagawin ng Panginoon ang kasalanan sa isang araw equivalent to 1,000 years. Biblical po yan. Kung inyong babasahin yung 2 Peter 3, nagbabanggit po yun sa patungkol sa second coming. Yung buong chapter ng chapter 3, yung binabanggit na kaarawan ng Panginoon. Ngunit isiningit ng Panginoon ang 3 verse 8. Ngunit mga kapatid, huwag ninyong kalilimutan ang mga bagay na ito, na sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad lang ng 1 araw. Binabanggit po yun ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, dahil gagamitin po natin ito, paano natin malalaman ang panahon na taning sa kasalanan. At may topic po ako niyan patungkol sa 6,000 years. No? Kung mayroon kayong time, hanapin ninyo sa YouTube, John Lumingkit, 6,000 years. At inyo yung matutunan. Ito yung sulat ni Ellen G. White sa Desire of Ages 636, paragraph 2. Ito yung sabi ni Ellen G. White, Satan sees that his time is short. Nakikita ni Satanas na ang kanyang panahon maiksi. He has set all his agencies to work that men may be deceived. Ito yung kanyang pinagsikapan na ang mga tao kanyang madadaya, deluded, occupied, and entranced. Apat na bagay ang gusto ni ginagawa ni Satanas ngayon sa ating planeta. Ano itong deceive? Gumagamit siya ng pandaraya. Ano yung deluded? Ang mga taong nakakaalam ng katotohanan pero hindi sila namumuhay, hindi nila ginagawa. At kapag hindi mo gagawin ang katotohanan na iyong nalalaman, ay i-delude ka ni Satanas. At sabi sa 1 Tesalonica 2:8-12, kung hindi mo gagawin isa sa buhay ang katotohanan na lalaman mo, ay madidilude ka ng kaaway. Pababayaan ka ng Diyos na mamumuhay ka sa kasamaan at kasinungalingan. Dahil nalaman mo ang katotohanan pero hindi mo isinasabuhay, ay pahintulutan ka ng mga kaaway na madilyod. Maraming mga taong nakakaalam sa katotohanan pero hindi pa rin madililigtas dahil sila po ay madidilyod ng kaaway. At itong ikatatlo na ni Satanas ay gagawin niyang busy sa mga pangarap ang mga tao. Gagawin niya na ang mga tao mangarap ng mangarap sa mga bagay sa sanlibutan at wala silang panahon sa Diyos. At bibigyan sila ni Satanas ng maraming burden. Walang panahon sa Diyos. Maraming panahon sa sarili. At ito yung mga taong busy sa sanlibutan. No? At ang ikaapat, yung entrance. Papasukan niya ang tao at siya ang magkukontrol sa pamamagitan ng mga bisyo. No? At alipinin sa iba't ibang mga vices. Until the day of provision shall be ended. Mayroon pong katapusan itong provision na aming pinapangaral. And the door of mercy is forever be shut. Ating pag-aralan ngayong gabi ang time limit kasi atin ang nalalaman sa sanctuary sa ating pag-aaral, ito po yung redemption plan. Si Jesus Christ, ito po yung dalawang office na ginagampanan ni Jesus Christ. Sa pag-rescue niya sa sangkatauhan, dalawang kanyang ginagampanan, siya ay mamatay na isang tupa. Siya ay magiging kahalili sa siya ang magbabayad sa lahat ng kasalanan sa sanlibutan. Ngunit pagkatapos niyang mamatay sa cross, ilibing ikatatlong araw, mabuhay na maguli. After 40 days, aakyat siya sa langit at gagawin niya ang ikalawang paglilingkod. Maglilingkod siya bilang pari. No? At dalawa po ang paglilingkod na gagawin ni Jesus Christ. Una, sa kabanal-banalang dako, ang kanyang gagawin, magmimidjit siya sa lahat ng mga makasalanan. Siyang magiging tagapamagitan sa lahat ng lumalapit sa Diyos. At sa pamamagitan niya, lahat ng ating panalangin tanggapin ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang katuwiran, ay makakalapit tayo sa pamamagitan. Ma-reconcile tayo sa harapan ng Diyos. Pero sa huling bahagi ng kanyang paglilingkod, papasok siya sa kabanal-banalang dako sa santuario, gagawin niya ang huling paglilingkod niya sa santuario, siya po'y maghuhukom. Ipinagkaloob sa kanya ng Ama na siya po'y magiging hukom sa lahat na mga tao, huhukuman niya ang lahat ng mga tao na tumatanggap sa kanya. No? At mapapansin niyo, ang una niyang paglilingkod, hibot. At ang ikalawa, he brought. Saan tayo dadalhin sa paglilingkod ni Jesus Christ? Brought back to perfection. Brought back to
obedience, no? Kaya ano bang dahilan kung bakit nagkakasala ang tao? Dahil lumalabag. Ang pagliligtas ni Jesus Christ, ibabalik tayo sa dati na magiging masunurin sa kautusan. Yun po ang layunin ng pagligtas. Pangalawa, ibabalik niya dati ang dati na nating kalagayan na matuwid at banal, na perfect katulad sa Diyos, no? At ating natutunan na susundin natin ang halimbawa ni Jesus Christ. Ang lahat na maliligtas, look just like Jesus. Isusuot uli ng Panginoon yung kasuotan ng liwanag. Yung glory and honor, ibabalik ito ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas. Hindi lang ang kanyang paglilingkod ay ano, siya po'y tupa at siya po'y pare. Pangalawa na kanyang paglilingkod, mayroong tinatawag na work of redemption. Gagawin niya ito sa santuario at mayroong time of redemption. Kasi sa pagtitingnan natin ang santuario sa lumang tipan, mayroong daily service at yearly service. At yung daily service, ito po yung work of redemption, at yung yearly service, ito po yung time of redemption. Na? At inyong isa-isahin ngayon, sabi ni Ellen G. White, time is almost finished. Itong paglilingkod na ginagampanan ni Jesus Christ sa santuario sa langit, it's almost finished. Matatapos po ito. At ang taning niya sa kasalanan, bibigyan lang niya ito ng 6,000. Do you reflect the lovely image of Jesus as you should? Tayong mga Christian, nakikita ba si Kristo sa atin? No? Sa ating pang-uugali, sa ating pamumuhay. Then I was pointed to the earth and saw that there would have to be a getting ready among those who have of late embraced the third angel's message. Said the angel, get ready, get ready, get ready. Ito yung panawagan ng mga anghel na nagdala ng pabalita. No? Ye will have to die greater death to the world than ye have ever yet die. I saw that there was a great work to do for them and but a little time in which to do it. Nakikita ni Ellen G. White na mayroong manggagawa na malaking gawain ang ipapagawa ng Panginoon. Ngunit itong gawain, malaking gagawain na ipapagawa, gagawin lang nila sa maiksing panahon. At kung ating pag-aralan ang mga dating pinili ng Panginoon, katulad nila ni John the Baptist, gaano ba kaiksi ang gawain na ginagampanan ni John the Baptist? 6 months lang. Pero natapos ni John the Baptist ang kanyang gawain sa paghanda sa daanan ng Panginoon. Si Jesus Christ ang kanyang paglilingkod, no? Na bilang ano, tagapagligtas, nag-umpisa sa siya sa kanyang ministry at the age of 30, natatapos sa 33. 3 years lang ang kanyang paglilingkod. Ito yung binabanggit ni Ellen G. White na mayroon tayong malaking gawain na gagawin para sa kanila, pero gagawin natin ito sa maikling panahon. Because time is almost finished. Hindi ko rin alam ang aking gawain na ginagampanan. Panginoon lang po ang nakakaalam nito. Pero gagawin lang natin ang ating makakaya sa gawain dahil ano, lingkod tayo ng ating Diyos. At ito yung kalooban kung bakit tayo tinawagan. No? A sin-hitting God call upon those who profess to keep His law to depart from all iniquity. Ito yung alam ninyo, kung mayroong kinamumuhian ang ating Diyos ang kasalanan, pero mahal niya ang mga makasalanan. No? A sin-hitting God call upon those who profess to keep His law to depart from all iniquity. Yung nagtubutupad sa kautusan, ang panawagan ng Panginoon, layuan ninyo ang lahat ng uri ng kasamaan. Neglect to repent and obey His word will bring us a serious consequences upon God's people today, as did in the same sin upon the ancient of Israel. Kasi kung hindi natin talikuran ang lahat ng uri ng kasalanan, mayroon itong consequences katulad sa ginagawa ng mga Israel. Sila itinakwil. Beyond which He will no longer delay His judgment. Kaya nga, kung hindi natin, kaya there is a limit. Mayroong ibinibigay ang limit. Nang pinili niya ang bansang Israel nang tumalikod, nag-apostasya, gumawa ng kasalanan, binigyan sila ng Panginoon ng mercy period. No? 70 weeks determined upon thy people. Nung dumating yung 70 weeks, umabot yung limit sa kasalanan ng Israel, itinakwil sila.
Ganun din po ang mangyayari sa lahat ng mga Kristiyano. Maraming sulat si Ellen G. White patungkol sa limit, no? Sabi niya dito, God's mercy bear long with transgressor. There is a limit beyond which men may not go on in sin. When that limit is reached, no? Is reached, then the offer of mercy withdrawn and the ministration of judgment begin. No? Yung katulad sa nangyayari sa Israel. And the limit is coming when in their prude and insolence men will reach a point that the Lord will not permit them to pass, and they will learn that there is a limit to the forbearance of Jehovah. Sabi ni Ellen G. White, there is a limit beyond which the judgment of Jehovah can no longer be delayed. Kaya nga, ating pag-aralan ngayon ang limit ng Panginoon sa kasalanan. Nang nagpasimula ang kasalanan, tatapusin po ito niya sa eksaktong panahon. Kaya nga, ito yung ang ating sanlibutan, mayroon pong taning kailan niya wawakasan ang kasalanan. At ito po ang ating pag-aralan ngayon. No? Ang ating sanlibutan, nakadetermine na po ito. Ito yung sulat ni Ellen G. White sa kanyang Testimony Volume 8, page 28. Transgression has almost reached its limit. Ito yung sulat ni Ellen G. White. Nakikita ang kasamaan ngayon, malapit nang umabot sa limit. Katulad sa panahon ni Noah, nung nagiging makasalanan na ang tao, umabot na sa limit ang kanilang kasalanan, winakasan ng Panginoon ang kasalanan. At ito din po, kaya nga mayroong binabanggit ang Matthew 24, katulad sa kapanahunan ni Noah, katulad sa kapanahunan ni Lot. Anong binabanggit niyang katulad sa kapanahunan ni Noah at ni Lot? Time limit po 'yun ang kanyang binabanggit. The wickedness of the inhabitant of the world has almost filled up the measure of their iniquity. This earth has almost reached the place where God will permit the destroyer to work his will upon it. Transgressor has almost reached its limit. Confusion filled the world, and greater terror is soon to come upon human being. Kapag maabot na ang great terror is soon to come upon human being. Itong mga pangyayari sa ating mga kalamidad, mas matindi pa yan kasi malapit na tayong dumating sa limit. No? Sabi niya dito, the end is very near. We who know the truth should be preparing for what is soon to break upon the world as soon as overwhelming surprise. Pero maraming mga masusurprise dahil wala silang alam. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na mayroong limit? Mayroon po. Apokalipsis o Revelation 22:11. At kapag dumating na sa hangganan ang limit ng Panginoon, ito yung sasabihin ng Panginoon, he that is unjust, let him be unjust still. Yung hindi matuwid, mananatili na siyang hindi matuwid, iiwanan na siya, wala ng mercy. No? Wala nang offer na salvation. He who which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. No? Sabi ng Panginoon, kayo ng mga masama, ay magiging masama na kayo. Hindi na kayo magbabago. At itong banal, sisilyuhan na niya. Bakit? Matatapos na ang kanyang judgment, darating na si Jesus Christ. Kaya nga, ang ating kalagayan, ang ating sanlibutan, nakadetermine na ito. No? Mayroong time limit. Time before the appointed. No? Kaya, we are bound the limit. There is a time limit sa ating kapanahonan ngayon. At kung ating pag-aralan ang mga nakaraan sa nature of sin and diseases, nakapattern po ito sa 7. Makakatulong sa inyo yung aking topic sa YouTube na 6,000 years kasi mahalaga po yun na inyong matutunan. Mayroon pong pag-aaral sa ating population ngayon sa ating sanlibutan, gaano na tayo karami. At ang ating sanlibutan world population will reach 7 billion. Ang ating sanlibutan ngayon, no? A child is born, the world population hit 7 billion na. At ang pag-study na ito ay 2015 o hindi ako nagkakamali. No, kaya nga pagtitingnan ninyo ang ating sanlibutan 2012-2013 ang ating sanlibutan umabot na tayo sa 7 billion. At mayroong pag-aaral sa kapanahunan ni Noah, no?
Ito yung ano, gaano ba karami ang halimbawa kasi sa time limit sa kapanahunan ni Noah. Gaano karami ang population sa kapanahunan ni Noah? At mayroong mga nag-aaral, hindi po Adventist ang mga website na nag-aaral dito. Alam niyo gaano karami ang population sa kapanahunan ni Noah, no? The days of Noah 7 billion people. No? Kaya nga ito yung ano, where are we today? 7 billion. At mayroon ngang isang pastor na nagsasabi kung hindi siya darating sa ating kapanahunan ngayon, dapat siyang humingi ng tawad ang ating Panginoon, mag-apologize siya doon sa ginawa niya sa Sodoma at Gomora. Bakit? Kung ano ang ginawa ng mga tao sa Sodoma at Gomora, ganun na rin ginawa ng mga tao ngayon. Kung hindi siya babalik sa ating kapanahunan ngayon, ay ano, dapat mag-apologize daw ang ating Panginoon sa ginawa ng niya doon sa Sodoma at Gomora. Kasi kung ano ang kasalanan na ginawa, kung ano ang ginawa ng Diyos, kung ano ang kasalanan na ginawa ng Sodoma at Gomora sa ating kapanahunan ngayon, no? Ano na rin? Yeah, the world before the flood, gaano sila karami? 7 billion, no? The figure arrived the world be around 7 billion people, ang ating source dito na nag-aaral, si Henry M. Morris. Sa kanyang pag-aaral, natitano nila na ang kapopulasyon sa kapanahunan ni Noah, ganun kadami. Bakit ganun kadami? Ang edad kasi nila noon umaabot ng 900 mahigit. Gaano karami ang anak noon? No? Mga matatalino pa. Kaya nga, the world population reached sa 1804, 1 billion na ang population sa 1927, nagiging 2 billion. At sa 1960, nagiging 3 billion population. Sa 1974, 4 billion. At sa 1987, 5 billion tayo. At sa 1999, ano, 6 billion. At sa 2011, nagiging 7 billion. Nahit na po niya ang ating population na 7 billion. At mahigit na po tayo 7 billion, we are almost 8 billion. Pero pag titingnan natin kung gaano ang ginawa ng Panginoon sa kapanahunan ni Noah, ay ano na, nahit na natin yung limit sa population ng ating sanlibutan. Alam niyo ang sanctuary sa ilang ay ito yung plan of redemption in sanctuary. Pag titingnan natin ang plan of redemption sa santuario ng Panginoon, mayroon pong limit. Mayroong daily service, pero pagdating sa taunan, no, usang bisis sa isang taon, ikapitong buwan, ikasampung araw, isi-celebrate nila uli ang yearly service. Ano? Sa santuario, sa paglilingkod ni Jesus Christ, kung ating pag-aralan, there is a limit. No? Kaya mayroong limit ang kanyang pamamagitan. No? Kaya mapapansin niyo, one Jewish year represent whole plan of redemption. Taon-taon na paglilingkod. At ating pag-aralan po itong sanctuary kasi yung Day of Atonement, nagsimbolo po yun kay Satanas. Yung scapegoat na pakawalan doon sa wilderness, nagsimbolo po yun kay Satan. At ating pag-aralan yun ngayong gabi. Yung buong pag-aaral ng sanctuaryo. Through the teaching of the sacrificial service, Christ was to be unlifted before all nation, and all who would look to him should live. Christ was the foundation of the Jewish economy, the whole system of types, and the symbol was the compacted prophecy of the gospel, a representation in which were bound up the premise of redemption. Itong taonan na ginagawa ng mga Hebreo sa santuaryo na paglilingkod, tinatawag po ito compacted prophecy. At kung ating pag-aralan ang ano, ito po yung limit ng Panginoon, kailan niya wawakasan ang kasalanan, kailan niya lilinisin ang kasalanan. No? At kung ating pag-aralan ngayon, yung time limit, yung 7,000 years pattern. Ating pag-aralan, paano ba kung maabot na Brother John ang time limit, paano ba wawakasan ng Diyos ang kasalanan? Ito pong ating pag-aralan ngayon, no? Paano magwawakas ang kasamaan ni Satanas? Kailan ba ito matatapos? At kung matatapos ito, paano mangyayari ang kawakasan ni Satanas? Ito po yung ating pag-aralan ngayon, no? Kapag umabot na sa limit, no, ang panahon ay ititigil na ng wawakasan na niya. At
ay ang isa sa mga ano inaasam na rin ng Panginoon na ang tao na kanyang niligtas magkakaroon na ng kapahingahan. At ako'y natutuwa na sa ating henerasyon matatapos ang panahon. No? Loobin ng Panginoon, buhay tayo o patay sa kanyang pagdating, sasalubong tayo. No? At kung loobin ng Panginoon, buhay pa ako na sasalubong na hindi makakaranas ng kamatayan. At binabanggit dito sa Revelation 20, pagpag-aralan natin yung Revelation 20, literal po yun na 1,000 years. Bakit literal po yun na 1,000 years? Kasi ang kasalanan, mula nang pumasok ang kasalanan, mula nang nagkakasala si Adan at sa iba at sa araw na yon sila pinalayas, ang ating sanlibutan nakapattern lang po ito sa 7,000 years. 6 na taon sa kasalanan at pagkatapos sa 6 na taon na kasalanan, 1,000 taon, sabat po ito sa ating planeta. Atin itong pag-aralan maya-maya. At dinidescribe dito paano magpasimula ang 1,000 taon. At binabanggit po dito ang paggapos kay Satanas. Hindi po ito literal na paggapos. Ito po'y paggapos sa isang pangyayari, sa isang sirkonstansya na ang kanyang kalagayan ginapos. At ito yung ating tatalakayin ngayon, pag-aralan po natin ang 1,000 years. Mababasa po natin yan sa Revelation 20. At kung ating pag-aralan ang aklat na ito, dito po wawakasan ng Panginoon si Satanas. Napapansin ba ninyo ang ating Biblia? Pag titingnan ninyo ang ating Biblia, ay unang chapter sa Genesis, 2, walang kasalanan. 3 chapter, pumasok ang kasalanan. At alam ninyo, pag titingnan ninyo sa likod, sa pinakahuling pahina sa Revelation 22, unang pahina, Revelation 22, patras tayo, Revelation 21, walang kasalanan. At alam ninyo, pagbabasahin ninyo yung Revelation 20, wawakasan ng Panginoon ang kasalanan. Mula chapter 3 ng Genesis hanggang Revelation 20, ito yung kasaysayan ng kasalanan na nakatala sa Biblia. At kapag magpasimula ang 1,000 taon, dito wawakasan ng Panginoon ang kasalanan. At ito po yung ating pag-aralan kasi kailan ba itong time limit na binabanggit mo, Brother John, nawawakasan na ng Diyos ang kasalanan? Atin po itong pag-aralan. At sa unang pangyayari, sa 1,000 years, nilalarawan po dito ang isang anghel. Mababasa natin sa Revelation 20 verse 1 to 3. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman sa isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Na? Anghel ha, bumaba sa langit, may susi ng kalaliman at tanikala. Na nakikita mo yung kadena. May hawak siyang susi. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, ginapos niya gaano katagal? Sa 1,000 taon. Hindi po ito literal na paggapos, maintindihan po ninyo ito mamaya. Ito po'y simbolikal. No? At siya'y ibinulid sa kalaliman, sinarhan, tinatakan sa ibabaw niya. At pagkatapos nahuli niya, ginapos, ibinulid sa kalaliman, sinarhan, tinatakan. Anong layunin? Tinatakan sa ibabaw niya, pagkatapos nito kailangan siya ay pakawalan ng kaunting panahon. At pagkatapos sa 1,000, pakawalan siya sa kanyang kulungan, magwawakas na si Satanas. At ito po ang ating pag-aralan ngayon. At alam niyo itong mighty angel na may hawak ng susi, kung ating pag-aralan sa Biblia, si Jesus Christ po yan. Maraming beses sa Biblia, si Jesus Christ describe, nilalarawan siya as mighty angels. Sino ba ang may hawak ng susi? Kung inyong babasahin yung Revelation 1:18, no? Mapapansin ninyo 1:8 at saka 18, si Jesus, ako ang may hawak ng susi ni David. Itong anghel na ito, siya po'y may hawak na susi. At itong angel na ito, tinatawag po ito na archangel. Pangulo sa lahat ng mga anghel. At ang pangulo sa lahat ng mga anghel, the Prince of God, tinatawag po siyang prinsipe ng Diyos, si Miguel. No? Siya po ang may hawak ng susi. At kung inyong pag-aralan ng malalim sa Biblia, si Jesus Christ po yon. Bakit ano bang mangyayari? Paano ba gagapusin ni Jesus Christ si Satanas? Mamaya atin yung pag-aralan. No? Ito yung mga pangyayari sa pagpaparito ni Kristo. Kasi yung anghel na bumaba, nagagapos kay Satanas, yun po yung larawan sa second coming.
Ang second coming ng Panginoon, ito po yung larawan na kung saan huhulihin niya si Satanas at gagapusin sa planetang ito sa isang sirkonstansya. Ipapaliwanag ko ito. Itong anghel na bumababa, ito po yung mga pangyayari sa pagpaparito ni Kristo. Si Satanas ay magagapos sa loob ng 1,000 taon at tahimik ng pagkakataon, walang sino man na tutuksuhin o sisirain. Bakit wala siyang matutukso, wala siyang sisirain? Kasi pagdating ni Jesus Christ, ito yung mangyayari. Ang mangyayari sa pagdating ni Jesus Christ, ang grupo ng mga tao, 4. Ang mga patay, 2 grupo. Yung isang grupo matuwid na mabubuhay pagdating ni Jesus, yung isang grupo masasama, hindi sila mabubuhay pagdating ni Jesus. No? Ang isang grupo, mga buhay. Ngunit sa buhay na grupo, 2 grupo sila. Ang unang grupo, yung sasalubong sa pagdating ni Jesus Christ, yung isang grupo tatakbo at papatayin ng Panginoon. No? Ito yung ating isa-isahin, gagawin natin itong malinaw para maintindihan ninyo paano wawakasan ng Panginoon si Satanas. No? Mayroon pong binabanggit sa Apokalipsis 20, madali po natin itong maintindihan ang Revelation 20, paano wawakasan ng Diyos ang kasalanan. No? Pag magpasimula ang 1,000 taon, mayroong unang pagkabuhay na mag-uli. At kapag matapos ang 1,000 taon, mayroong ikalawang pagkabuhay. No? Ang mabuhay sa unang pagkabuhay, yung pagdating ni Jesus Christ sa salubong kay Jesus Christ. No? Mamaya, magagamit tayo ng katatalata. Kaya nga, ang 1,000 taon ay nagpasimula ito sa pagkabuhay na mag-uli sa mga maliligtas. At itong pagkatapos sa 1,000 taon, ito po yung pagkabuhay na mag-uli sa mga parusahan. Na mamaya atin yang ano. Kaya itong milenyo, ano bang ibig sabihin niyan, brother? Ano ba ang milenyo? Ano bang ibig sabihin niyan? Ang milenyo ay nangangahulugan po ito ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon yugto po ito ng panahon na tinatawag na milenyo. Na mula sa 2 salitang Latin, ang mili nangangahulugan ng 1,000 at ang anum nangangahulugan ng taon. Kasi literal po ito na 1,000. Bakit? Ang ano ng Panginoon, ang kasalanan, bibigyan niya ito na mag-progress sa loob ng 6,000. At pagkatapos sa 6,000, darating si Jesus Christ ay kukunin, bakit itong 1,000 sabat po ito sa ating planeta? Ang ating planetang Earth, bago niya paparusahan ang masama, mangingilin muna ito ng 1,000 taon. Kaya nga, literal po ito na 1,000 taon. Nakapattern po siya sa 7 ang ating planeta. Ang milenyo ay natatali sa 2 pagkabuhay na mag-uli. Parihong dulo. Kaya binabanggit ko, pagpasimula ng 1,000, mayroong mabuhay. Pagkatapos sa 1,000, mayroon ditong mabuhay. Kaya atin po, pagkabuhay na mag-uli sa buhay sa pasimula, no? Pagkabuhay na mag-uli, no? Sa katapusan. At ito yung binabanggit ko kanina na milenyo. Ganito po yon. The beginning of 1,000 years ay mayroong mabuhay dyan mag-uli. Ano yung, saan dyan ang talata, Brother John? Revelation 20:5 at saka 6, no? But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is that hath part in the first resurrection. Mapalad daw at banal ang makasali sa unang pagkabuhay. Ang mabuhay, ang unang mabuhay sa 1,000 years, mapalad, tinatawag silang mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay. At ang ikalawang kamatayan, walang kapangyarihan sa kanila. But these shall praise of God and of Christ and shall reign with Him 1,000 years. At pag ating babasahin ang verse 5, but the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. Ano itong binabanggit sa ano? Ang iba sa mga patay, hindi mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Itong isang grupo, mabubuhay ito after 1,000 years. No? Atin yung isa-isa. Dito sa gitna, ito yung
yung during 1,000 years, ang mga banal dadalhin sa langit, mag-participate sila sa millennial judgment. Bago darating si Jesus, mayroong judgment na gagawin si Jesus. At pagkatapos sa kanyang judgment, darating siya, bubuhayin niya ang maliligtas. No? Dadalhin niya sa langit ang mga maliligtas. At yung mga maliligtas, hahatol ito sa sanlibutan. At sa mga masama. No? At sa mga anghel at kay Satanas. At dito, bababa ang bagong Jerusalem. At bubuhayin niya lahat ng mga patay, hahatulan. Ang unang paghatol ni Jesus Christ bago siya darating, anghel ang audience. Ikalawang paghatol ni Jesus Christ, mga banal. Ang audience niya, ipapakita niya yung justice system. Bakit ang kamag-anak, kaibigan, hindi naliligtas. At si Kristo at ang mga banal ang magiging tagapaghatol. Mayroon tayong talata, mamaya abagan ninyo. At itong pagkatapos sa 1,000 taon, mayroon namang huling paghatol sa mga masasama. Ang audience ng Diyos dito, mga banal. Ang mga masasama. No? Haharap sila sa hukuman bago sila susunugin sa impyerno. At pagkatapos sa paghuhukom na yan, tatanggapin nila ang parusa, apoy ng impyerno at dito sila wawakasan. Dito na matatapos ang kasalanan kasama ni Satanas, wawakasan na rin si Satanas. Wawakasan na niya ang kasalanan after 1,000 years. Kaya nga ang ating sanlibutan nakapattern into sa 7,000 years. Pagkatapos sa 7,000 years, matatapos na ang kasalanan. Kasi ang creation ng Panginoon from eternity to eternity, bumangon ang kasalanan, bibigyan lang ito ng Panginoon ng 1 linggo sa kanyang kalendaryo. Ang 1 araw, 1,000 taon. Pagkatapos sa 7 araw, ibabalik niya ang ating eternity. At kapag mawawakasan, itong kasalanan na ating naranasan ngayon, 1 beses lang ito maranasan sa universe. No? Kasi bumangon lang ito dahil kay Lucifer. Pero naitanyakda na ito sa Biblia na magkakaroon ito ng kawakasan sa pattern ng 7,000 years. No? Mga pangyayari sa pagpaparito ni Kristo, ating pag-aralan muli yung pagdating ni Jesus Christ. Kapag dumating si Jesus Christ, ito yung pag-apos kay Satanas. Si Jesus ay babalik kasama ni Jesus ang lahat ng mga banal na anghel. Lahat ng mga, kaya nga sa sulat ni Lindsay White sa sulat sa Apokalipsis 8:1, nang binuksan niya ang 7 tatak, nagkakaroon ng katahimikan ng kalahating oras. Bakit? Kasi pag bubuksan na yung 7 tatak, second coming po yun ni Jesus Christ, ang langit walang matitira. Bakit walang matitira? Kasama ni Jesus Christ ang lahat ng mga anghel. Sino lang ang matitira doon na maghihintay? God the Father. Kaya nga, mapapansin ninyo, bababa dito lahat, kukunin lahat na maliligtas for the period of 7 days at pagkatapos noon. No? At ang nangamatay kay Kristo, kapag babalik si Kristo, ang nangamatay ay unang mga bubuhay. Mayroong unang pagkabuhay na binabanggit, 1 Thessalonians 4:16. No? At ito ang unang pagkabuhay na maguli. No, sabi sa Revelation 20, ang unang pagkabuhay para po yun sa mga maliligtas, pag-umpisa sa 1,000 taon. At kung matapos ang 1,000 taon, pagkabuhay na mag-uli yan sa mga masasama. At katulad nito, itong mga mag-asawa, ang kanilang anak, bata pa, namatay. At sa resurrection morning, ibabalik na ng mag-anghel ang kanilang anak na nawawala. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Ang mga ito'y walang kapangyarihan ang 2 kamatayan. Ang impyerno, tandaan ninyo, 2 kamatayan po yan, hindi po yun walang katapusan. No? Saan ba natin mapapatunayan sa ibang mga talata, Brother John, na ang sinasabi ng Biblia na mayroong unang pagkabuhay at 2 pagkabuhay? No? Dito sa Juan 5:28, sabi niya dito, itong mga nasa libingan, anong sabi ni Jesus Christ? Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumating ang oras na ang lahat na nangasalibingan makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang nagsigawa ng mabuti sa buhay na maguli sa buhay. Anong unang nabubuhay na maguli? Yung gumawa ng mabuti.
bibigyan, babubuhay sila, bibigyan sila ng buhay. At ang nagsisigawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Sino ang unang binuhay na nakasulat sa talata? Yung gumagawa ng mabuti. Kaya ganun din yun sa pag-umpisa sa 1,000 years. Ang unang bubuhayin ang gumawa ng mabuti. Sa Daniel 12:2, marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa, mga gigising pagdating ni Jesus Christ. Ang iba sa walang hanggang buhay. Unang mabubuhay ang tatanggap sa walang hanggang buhay. Ang iba sa kahihiyan sa walang hanggang pagkapahamak. So the first resurrection, binabanggit sa Biblia, ang unang mabubuhay sa mga patay kapag darating ang Panginoon, yung maliligtas. Ganun po ang larawan sa 1,000 years. Ito yung sabi niya sa 4:16 ng 1 Thessalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Pagdating ni Jesus Christ, unang maresurrect, unang mabuhay yung mga patay na naglilingkod. Kaya nga ang first resurrection para sa mga maliligtas. Ang ikalawang resurrection, sabi ni sa Apokalipsis 5:25, ang iba sa mga patay hindi mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Kaya nga ang ano dito, mayroong pagitan, 1,000. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon. Ang pag-akyat natin sa langit, hindi po una-unahan. Mayroon, marinig muna natin ang hihip ng arkanghel, hihip ng trompeta ng Diyos. Ang huling tunog, babangon ang mga buhay. At tayo na mga buhay na madatna ng Panginoon, tayong lahat sabay po tayo. Sabi niya dito, kung magkagayoy tayong nangabubuhay, na madatna, no? Na nangatitira, aagawing kasama nila yung mga binuhay mula sa mga patay. At sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa second coming ni Jesus Christ, hindi na siya aapak sa lupa. Kundi sa hangin na siya maghihintay. Ang mga anghel na lang ang kukuha sa atin. At sa ganito, sa Panginoon na tayo magpakailanman. Ganon, wawakasan ng Panginoon. Ganito po ang larawan. Ito po yung tinatawag na resurrection morning. Kapag wawakasan na ng Panginoon ang kasalanan, mangyayari po yon sa second coming of Christ. No? Dito na wawakasan na niya ang kasalanan, aalisin na tayo mula sa kasalanan, dadalhin na tayo sa kanyang langit na bayan. At wala na, hindi na natin maranasan ang kasalanan. Pero ang pagsunog sa mga makasalanan pagkatapos pa sa 1,000 taon. No? Ang ating pag-akyat sa langit, mag-participate tayo sa ikalawang piece of judgment na tinatawag na millennial judgment. No? At anong sabi ni Jesus Christ sa Juan 11:25? Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Ito yung mga tinatawag ng Diyos na mapalad. Huwag tayong matakot na mamatay na naglilingkod. Kasi kung tayo'y nananampalataya, no? Sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ito yung muling pagkabuhay sa mga patay. At kahit yung mga bata na maliliit, ibibigay sa kanilang mga magulang. Sa Apokalipsis 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Ang mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maghaharing kasama ni Kristo, magiging hari po tayo, magiging tagapaghatol kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At ito po yung period na kasama natin si Jesus Christ. Resurrection sa mga maliligtas, at dadalhin tayo sa langit, magiging tagapaghatol, at pagkatapos, ang mga masama naman ang hahatulan. Sa Apokalipsis, no? Kaya malinaw po yung ano. Dito, ang mga buhay na maliligtas aagawin sa salubong sa langit. Sa 17, anong sabi sa 17, ano? Sa, kaya atin na yung nabasa kanina. Ang mga maliligtas ay tutungo sa tahanan kasama si Jesus at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000
taon, no? Nagiging malinaw na 'yan, no? At ang mga mangyayari, ano, ang mga hindi maliligtas ay mamamatay sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang pagpaparito. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. Ngunit yung hindi maliligtas na buhay, Brother John, ano bang mangyayari doon? Ito yung mga talata natin. Kasi ang mga buhay, dalawang grupo. No? Ang maliligtas, dalawang grupo lang pagdating sa Panginoon. Kasi apat na grupo ang mga tao sa kanyang pagdating. Ang patay, dalawang grupo. Yung isa, mabubuhay pagdating ni Jesus, yung isa hindi. Yun yung sa mga patay. Sa buhay, yung isa sa salubong, yung isang grupo tatakbo. Ating babasahin, ano bang mangyayari sa mga masamang buhay pagdating ni Jesus Christ? At ang lahat na mga, ano, at ang langit na pawi na gaya ng lulong aklat na nalululon, ang bawat bundok at pulo na aalis sa kanilang kinalalagyan, yung bundok at pulo ha, pagdating ng Panginoon, yung langit, nalululun yan. At ang hari sa lupa at mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan, no, mga mga mayayaman, mga makapangyarihan at ang bawat alipin at bawat laya ay magsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Kami iyong itago doon sa mukha ng nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang mga katayo. Binabanggit dito sa talatang ito yung lahat na uri ng mga tao, hari, prinsipe, mayayaman, mahirap o lahat, no? Alipin, laya, ay magsipagtago sila, tatakbo sila. No, sasabihin nila sa bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, itago ninyo kami noong nakaupo sa kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makakatayo. Sa pagdating ni Jesus Christ sa mga masasama, hindi nila kayang tingnan ang kanyang liwanag. Mas gusto pa nilang mahulugan ng bato. Sabi nila, mga bato, mahulog kayo sa amin kasi ito na yung paghihiganti ng Diyos. Maraming mga tao ngayon nagpapabaya, no? Nagpapayaman, walang panahon sa Diyos. Pero pag dumating na ang takdang panahon, ito na yung mga mangyayari sa walang panahon sa Diyos, no? Maraming panahon sa paghahanap ng pera, pero walang panahon sa paghahanap sa buhay na ibibigay ng Diyos sa kanila. Na napapansin ninyo nang nabuhay mag-uli si Jesus Christ, isang anghel ang bumaba. Anong nangyayari doon sa mga sundalo na bantay? Na natutumba sila na parang patay. Isang anghel lang ang bumaba. Ano kayang mangyayari sa sanlibutan kung lahat ng mga anghel bababa? Kasama pa ang liwanag ni Jesus Christ. Anong liwanag ng sanlibutan ang mangyayari sa second coming of Jesus Christ? Gaano ba karami ang anghel? Hindi po mabilang ang mga anghel. Kasi ang bilang niya, 10,000 times 10,000 times 1,000 and 1,000 and 1,000. Kaya mapapansin ninyo, hindi po yun kasya sa calculator. At sa Tesalonika, anong gagawin? No? Yung mga tumatakbo na nagpahulog sa bato, tumatakbo sa yungib, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan. Doon na malalaman kung sinong hindi maliligtas pagdating ni Jesus Christ. Napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagpaparito ay lilipulin. Ang mga buhay na madatna ni Jesus Christ, mamamatay yun lahat. Anong larawan sa sanlibutan kapag ang dalawang grupo dadalhin sa langit yung maliligtas? Yung patay, binuhay, at yung buhay na maliligtas dadalhin sa langit. At yung buhay na masama, mapapatayin sa liwanag ng Diyos. At yung mga masama na patay, hindi mabubuhay, ano ang larawan ng langit? Ano ang larawan ng sanlibutan? Ang larawan ng sanlibutan, walang natitirang taong buhay. Sa loob ng 1,000 taon kung saan kukunin na ni Jesus ang mga maliligtas, ang kalagayan ng ating sanlibutan, kapag kukunin ng Diyos ang lahat na maliligtas, papapatayin niya ang mga masasamang buhay, sinong natitirang buhay? Ang natitirang buhay si Satanas at ang kanyang mga anghel.
No, mapapansin ninyo. At kaya nga, ang sanlibutang ito, kapag magpasimula ang isang libong taon, bumaba yung anghel, sinunggaban, ginapos siya sa isang tanikala, hindi po yun literal na pagapos. Kundi yun yung tanikala ng isang sirkunstansya sa isang pangyayari na wala ang taong natitirang buhay dito sa lupa. Kapag kukunin na ng Diyos ang lahat ng mga lingkod na mga maliligtas. Nakukuha ninyo ang ibig sabihin? Na yung bumaba yung anghel, may hawak siyang kadena, panggapos, may susi ng kalaliman. Ano po yun? Simbolikal po yun. Ang ibig sabihin, kapag kukunin ng Diyos ang lahat na maliligtas, walang tao sa planetang ito na natitirang buhay. Maliban kay Satanas, pag-alagala siya mag-isa. At dito, ikukontemplate niya ang ginawa niyang rebellion, ano bang nagiging resulta ng kanyang kaharian. Dumating na ang araw ng kanyang kaparusahan. At kapag matapos ang 1,000 taong paghatol, wawakasan na ang kasalanan. No? At doon niya naiisip, ano ang nagiging resulta ng kanyang rebellion? Papunta ito sa kanyang kamatayan, sa kanyang kawakasan. No? Kasi mayroong ginawa pa ang paghatol doon. At pinahintulutan ng Diyos na siya po'y, ano, saan ba natin mababasa, Brother John, na ang lahat ng mga tao patay? Dito po natin mababasa sa Jeremiah, tandaan ninyo yung mga talata natin para mababasa ninyo. Jeremiah 25:33, kapag dumating ang Panginoon, mamamatay ang mga masama, anong nilararawan ni Jeremiah sa lupa? At ang mapapatay ng Panginoon ay sa araw na iyon, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Dulo to dulo ang mapapatay. From east to west, from south to north. Ito ang mapapatay ng Panginoon. Sa 33 yan, sabi niya, sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Gaya dito, titingnan ninyo yung mga bungo. Sa loob, pagkapag magpasimula ang sabat sa planeta, ang planetang ito magpapahinga sa loob ng 1,000 taon. Ito po yung tinatawag na sabat of the planet. Walang tao na buhay kasi pag iiwanan ng Diyos, kapag kukunin niya ang mga maliligtas, dadalhin sa langit, ang matitira dito puro patay. At si Satanas lang dito. At ating anpang mga ibang referensya. Kaya nga mapapansin natin ang mga hindi maliligtas mamamatay sa pamamagitan ng liwanag sa pagpaparito ni Kristo. Huh? Kaya nga sabi dito, ang mga masasama naman, ang mga masamang namatay, hindi mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Kaya nga, 1,000 taon, walang, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na sinasabi ng Biblia na aking tiningnan ang lupa, walang tao? Mayroon po. Saan natin mababasa? Jeremiah 4:23-26. Atin pong mababasa isa-isa. Aking minasdan ang lupa at narito sira, walang laman. Sinong propeta ang nagsasabi? Si Jeremiah. Ipinakita ng Diyos kay Jeremiah ang mangyayari sa ating planeta. Sabi ni Jeremiah, aking minasdan ang lupa, narito sira at walang laman. Na? At ang langit walang liwanag. Pagdating ng Panginoong Hesus dito sa ating lupa, kapag kukunin na niya ang mga maliligtas, yung araw na nagliliwanag, mapundi yan. Yung buwan na umiikot sa ating planeta na nagliliwanag dahil sa araw, wala na rin yang liwanag. Na? Ating ulitin, aking minasdan ang lupa, narito walang laman at ang langit ay walang liwanag. Mapundi. At ang langit magiging katulad sa dati na tinatawag na abusus original. No? Sabi niya dito, walang hanggang kalaliman. Kaya nga binabanggit ito. Kaya nga nang dumating ang anghel, ang mighty angel, sinunggaban niya ang dragon. Ginapo sa isang tanikalang sirkunstansya. No? Ito, at ibinulid sa walang hanggang kalaliman, tinatakan, sinarhan. Ibig sabihin, ang ating sanlibutan, kung ito'y walang liwanag, kung ito'y sira, pag-describe sa Biblia sa original, tinatawag po itong abusos, walang hanggang kalaliman. Madilim na uli ang ating sanlibutan sa loob ng 1,000 taon. No? Aking minasdan ang mga bundok narito.
Sa 24 yon, Jeremiah 4:24. Aking minasdan ang bundok na rito nagsisiyanig at ang lahat ng mga burol nagsisiindayon. No? Ako'y nagmasid at narito walang tao. May tao pa ba ang sanlibutan? Kapag pagkatapos darating ni Jesus, darating sa ikalawang pagdating, no? Ako'y nagmasid, narito walang tao. At lahat ng mga ibon sa himpapawid nagsisitakas. No? Wala ng tao sa planeta. Ako'y nagmasid, narito ang mainam na parang ilang. No? At lahat ng mga bayan niyaon nangasira sa harapan ng Panginoon. Alam niyo kahit kaano kaganda ang ating bahay, ating sasakyan, wala yang pakinabang pagdating ng Panginoon. No? Kaya wala tayong maipagmalaki sa buhay na ito. Kapag matapos ang ating sanlibutan, lahat ng mga bayan niyaon nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. At sabi pa, kaya nga, itong sanlibutan natin, lahat ng mga magagandang building, walang matitira, wala ipagmalaki yan pagdating ng Panginoon. Sa Isaiah 24, 1, 3 at saka 5, ito yung nakasulat, narito pinawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa at sinira at binaliktad. Ito yung mangyayari sa sanlibutan. At pinangangalat ang mga nananahan dito, doon. Ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman. Mawawalan ito ng tao. At lubos na ano, masasamsaman sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. Sa 25, ang lupa naman ay nadumihan sa ilalim ng mga nananahan doon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Anong dahilan kung bakit ganito ang gagawin ng Panginoon? Sinalangsang ng mga tao ang kautusan. Binago ang alituntunin. Maraming ang utos ng Diyos, piniki ng maliit na sungay. Sinira ang walang hanggang tipan. Alam niyo yung walang hanggang tipan ng Diyos, ang Ten Commandments. Kaya nga, ganito ang mangyayari sa ating sanlibutan. No? Ang mga mangyayari habang magaganap ang bilinyo, lahat ng mga maliligtas ay nasa langit, naghaharing kasama ni Kristo. Si Satanas ay nakagapos dito sa kadiliman, wasak ang planeta, walang buhay o walang at upang bulay-bulayin ang kanyang pagre-rebuild. Ito yung magiging mangyayari, no? Nakatira dito si Satanas. Anong picture mo kay Satanas na mag-iisa siya dilim? Ano ang kanyang kalagayan? Ang kalagayan ni Satanas nakakulong sa isang sirkunsansya. No? Mga pangyayari pagpaparito ni Kristo, si Satanas ay magagapos sa loob ng 1,000 taon sa tanikala, sa pagkakataon. Walang sino mang tutuksuhin o sisirain. No? Mayroon bang matukso si Satanas sa loob ng 1,000 taon? Wala, kasi patay lahat ang mga kasama niya. Ang lupa ay mangingilin ng ano? Sabat. Kaya 6,000 sa kasalanan ay ang lupa, pahintulutan ng Panginoon, mangingilin ng Sabat. At ang mga banal nandoon sa langit, mag-participate sa millennial judgment. No? Atin ang natutunan. Ano ang gagawin ng mga banal sa langit? Lilinawin natin ito. No? Totoo ba na maghatol sila? Atin pong patunayan ngayong gabi na ang mga banal magiging tagapaghatol. No? Sabi niya dito, at nakakita ako ng mga luklukan at ang mga may ng mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Yung mangyayari sa mga maliligtas, paupuin po ito sa mga trono. At pinagkalooban sila ng paghatol. No, magiging tagapaghatol po ang lahat ng mga maliligtas. Bakit tagapaghatol? Kasi bago niya susunugin ang masama, ipapakita ng Panginoon ang justice system niya. Bakit ang ating mga kapatid, ating mga anak, ating magulang ay hindi naliligtas? Titingnan ninyo ang mga record nila. Ano ang kanilang ginagawa habang sila nabubuhay? Ano ang mga sikreto nila? Anong mga kasalanan nila na hindi nila pinagsisihan? At doon natin makikita at kasi Kristo at tayo. Tayo ang magdetermine gaano katagal silang susunugin sa masusunog sa impyerno. Gagawa ang mga banal at si Kristo ng isang kriterya kung gaano katagal maghihirap sa parusa ayon sa kanilang mga gawa.
At sabi nga ni Ellen G. White, may mga ilang mga tao na maliit lang ang kasalanan na susunog parang papel. Kasi, na ano lang sila, no? Na hindi likas nilang makasalanan, pero hindi nila pinagsisihan ang kasalanan nilang nagawa. Hindi pa rin sila na ano kasama sa mga maliligtas, no? At sino itong mga pinagkalooban ng paghatol, no? Nakakita ako ng mga luluklukan at mga may nagsisuluklok at sila ay pinagkalooban ng paghatol. Sino ba ito? At nakita ko ang mga kaluluwa ng pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. Yung mga martyrs, pinapaupo sila sa upuan at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop. Ating pinag-aralan yung hayop kagabi. Yung hindi sumamba sa hayop, nagtatagumpay sila. Yung mga ugaling hayop ay hindi na, ano nila, itinakwin. At sa kanyang larawan man, no? Hayop at sa larawan ng hayop at hindi sila tumanggap sa tanda ng kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabubuhay na mag-uli at naghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At ano pa? Tagapaghatol ba ang tao? Sa 1 Corinto 6:2, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal magsisihatol sa sanlibutan? Kailan ba mangyayari na ang mga banal, Brother John, magiging tagapaghatol? Sa 1,000 years. Habang ang planeta mangingilin ng Sabat, ang mga banal magiging tagapaghatol. No? Sabi niya dito, hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Hindi po yung mga anghel na nasa langit. Ang hahatulan nating mga anghel, yun si Satanas at ang kanyang mga kasama. Tayo ang maghatol kasama ni Kristo. Hindi lang tayo, kundi kasama natin si Kristo. Ayon sa kanilang mga gawa, hindi pare-pareho din ang kanilang kasalanan. Kaya mayroong book of record na ipapakita ng Panginoon. Sa ating nang napag-aralan, mayroong 3 book of record. Aklat ng buhay, aklat ng kamatayan, at aklat ng alaala. Pero sa mga hindi maliligtas, aklat lang ng kamatayan ang ating titingnan at ang kanilang ginagawa. Ang dalawang aklat, aklat ng buhay at aklat ng alaala, mga record po yon sa mga maliligtas. Ang mga hindi maliligtas, aklat ng kamatayan. Oh, sa Apokalipsis 16:7, sabi niya dito, oo, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong hatol. At pagkatapos sa paghatol ng mga banal sa langit, ang mga banal masatisfy. Sabi niyang mga banal, oo Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong paghatol. Ang unang masatisfy ang mga anghel, pangalawa ang mga maliligtas, pangatlo ang mga masasama. Pero isa lang ang kanilang sigaw sa judgment ng Diyos, tunay na sabi niya dito, na matuwid ang iyong paghatol. Kasi ito yung hustisya ng Panginoon. No? Sabi niya dito, ang lahat na nangangaligtas sa langit, maghaharing kasama ni Kristo, si Satanas, nakagapos saan? Sa lupa. Kaya nga, pagkatapos sa 1,000, ay ito na ang mangyayari. Pagkatapos sa paghatol, Brother John, sa 1,000, ano ang kasunod? Ang kasunod na mangyayari, yung siyudad na bagong Jerusalem na puro ginto, ibaba po yun sa ating planeta. Mababasa po natin yan sa Zacarias 14:4. No? At bago ito ibaba sa lupa, aapak muna ang paa ni Jesus Christ sa bundok ng olibo. Itong bundok ng olibo, dyan siya umakyat sa langit. Kapag matapos ang 1,000 taon, dyan din siya aapak uli. No? Kasi diyan ilalagay ng Panginoon ang siyudad niya kung saan siya napako sa cross. Hindi po ilagay sa Pilipinas o sa Amerika. Kung saan nabuhos ang dugo ng kanyang anak. Kaya nga pinag-aralan ko, bakit ang siyudad ng Diyos sa langit ililipat sa ating planeta? Kasi ang ating planeta, nagiging sentimental value po ito na ang dugo ng anak ng Diyos nabubuhos dito dahil niligtas niya ang ating planeta. At itong siyudad sa kalangitan, ililipat po yon sa ating planeta bago niya bubuhayin ang mga masasama. Aapak ang kanyang paa sa bundok ng olibo at pagkatapos, ano? Saan natin yan mababasa? Nabababa yung Jerusalem. Apokalipsis 21:2. Nakita ko ang bayang banal. Ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos.
nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na gagagayakang talaga sa kanyang asawa. No? E parang ano ito? Ginagayakan para sa kanyang bride. Si Jesus yung groom at ito yung pamana ng Panginoon sa kanyang bride. No? Sa Zacarias, saan yun lalapag ang bagong Jerusalem na bababa? Ang kanyang paa magsisitayo sa araw na yun sa bundok ng Olibo. At nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan. At ang bundok ng Olibo mahahati sa gitna niya. Sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran at sa ano, malaking, totoong malaking libis. At ang kalahati sa bundok ay mahahati sa dakong hilagaan at ang kalahati sa timugan. Magiging malaking bali kapag aapak si Jesus Christ, kasabay lalapag ang bagong Jerusalem. At kapag lumapag na ang ano, bubuhayin ng Panginoon ang mga patay na mga masasama. No? At sabi niya dito, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ano bang dahilan kung bakit si Satanas na bilanggo? Dahil walang tao sa planeta. Nakakulong ang kanyang kalagayan, walang liwanag. Pero pagdating ni Jesus Christ, magkakaroon uli ng liwanag. Kasi ang buong syudad, isang maliwanag na syudad. At si Jesus Christ magbigay na rin ng liwanag para hatulan ang lahat ng mga makasama. At kung maganap ng 1,000 taon, si Satanas kakalagan na sa kanyang bilangguan. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa upang titipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila gaya ng buhangin sa dagat. Gaano karami ang mga maliligtas? Gaya ng buhangin sa dagat. Ganito, nang nakita na yung syudad, na mangdaya na si Satanas. Anong pandaya ni Satanas? Binuhay ko kayong lahat. Sinungaling talaga, no? At sabi niya, yung syudad na nakikita ninyo, maghanda kayo, aagawin natin. Pero mapapansin ninyo, ganun ang mangyayari. At ano sila kadami? Gaya ng buhangin sa dagat. Paano ilalarawan yung mga masasama? Marami pong mga taong hindi maliligtas. Kaya kung hindi tayo mangarap na makakasama sa mga maliligtas, ito po, makakabilang po tayo dito. Malaking paghahanda ang ating gagawin, pero hindi mahirap ang pag-akyat sa langit dahil mayroon tayong tagapagligtas. No? Apokalipsis 28, ang bilang nila gaya ng buhangin sa dagat. No? Kaya sabi nila, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. Kasi nasa lupa na yung ano. Itong mga binuhay ng Diyos, nagsipanhik na sila sa kalaparan ng lupa at pinaligiran, kinubkob nila ang kampamento ng mga banal sa pangunguna ni Satanas. Sabi niya, yung syudad na yan, maliit ang kanilang bilang kaysa atin. Marami tayo, gawin natin. Pero bago na nila gagawin yon, itaas ng Panginoon ang trono ng Diyos. Nasa kanyang harapan ang mga maliligtas. At sa sulat ni Ellen G. White, sa harapan ni Jesus Christ, nang doon ang ano, mga pinili niyang mga leader, ang 12 apostles, ang 12 tribes of Israel, ang 24 elders na doon sa kanyang harapan. Pagkatapos ang 144,000 at pagkatapos sa 144,000 ang mga martyrs of through all ages at pagkatapos sa mga martyrs ay ang great multitude. Kung inyong babasahin yon sa The Great Controversy sa sulat ni Ellen G. White, mayroong arrangement. Ang 12 apostles, 144,000, then pagkatapos sa 144,000 mga martyrs. Yung gaano kadami yung mga martyrs. Pagkatapos sa mga martyrs, ang great multitude. Nung nabasa ko yun, ito pala ang mangyayari kapag hahatulan ng Panginoon ang mga masasama. Ipapakita niya ang lahat ng mga maliligtas. At magkakaroon ng panoramic view. Bakit sila hindi naliligtas? Mayroong mga taong pumunta sa bahay, magbigay ng Bible study, wala silang panahon. No? Maraming pinapadala ang Panginoon ng mga mangangaral kahit sa internet. Pwede lang silang makinig, malaman nila ang katotohanan, pero wala silang panahon.
para sa Panginoon. Dumating ang natapos ang time limit, ang Panginoon wala na ring panahon sa kanila. Pag dumating ang sakuna, saka na sila maghanap sa Panginoon. Sabi doon sa Proverbs 1:23-24, ang Panginoon wala na ring panahon sa kanila. Hindi na tatanggapin ang kanilang mga panalangin. Kasi dahil pasya nila. Kaya nagsisipanhik sila sa karaparan ng lupa at pagkatapos at sa paghatol na yon, no? Ipapakita ng Panginoon ang bawat record. No? Panoramic view kung ano ang kanilang lahat na ginagawa. At sasabihin ng mga masama, matuwid, no? Ang iyong paghatol o Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At may mapapansin ninyo, huling atake ni Satanas, sabi niya, aagawin natin ang syudad. Magkakaisa tayo. Pero habang pinaligiran nila yung syudad, anong nangyayari? Sabi niya dito, at nagsisipanhik sila sa kalaparan ng lupa, kinubkob ang kampamento ng mga banal, yung syudad, at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Dito na po ang magiging kawakasan ni Satanas. No? Papaulanan sila ng apoy at ito na po yung final na punishment sa mga masasama. Pagkatapos sa 1,000 taon, susunugin na sila. No? At anong mangyayari sa pagsunog sa verse 10? Ang diablo na dumaya sa kanila, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. No? At dito na sila wawakasan na kinaruroonan din naman ng ang hayop at ng bulaang propeta. Itong mga malalaking religion na ginagamit ni Satanas sa kanyang Trinity, kasama din doon. No? At sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailan kailanman. No? Yung mga religious system na ginagamit, yung system ng Catholicism at Protestantism, kasama din to na parusahan sa dagat-dagatang apoy. At ang kamatayan at ang hadis ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ano po itong kamatayan at ang hadis? Ang pangalang kamatayan at libingan. Itapon yan sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Pagkatapos sa pagsunog sa mga masama, wala ng pangalang kamatayan, wala ng pangalang libingan. Bakit? Kasama yung masusunog kasi pagkatapos sa pagsunog, wala ng mamamatay. Wala ng libingan, wala ng kamatayan. Kasi pagkatapos wawakasan niya ang kasalanan, hindi nababangon uli ang kasalanan. Kaya wala ng kamatayan, wala ng libingan. Na? At sabi ni Lindsay White, pero dahil mayroon tayong freedom of choice, mayroon maaring may tendency na babangon. Pero kapag mayroon daw babangon, anong sa sulat ni Lindsay White, tayo na mga maliligtas, tayo na lalapit sa Diyos at ang kanyang mga anghel, sabihin, patayin ang taong niyan. Ayaw na naming babangon pa uli ang kasalanan. Kaya nga, hindi na pahintulutan ng mga tao at ng mga anghel na mayroon pang mapapahamak. At kapag mayroong magkakasala, pero sa sulat ni Lindsay White, dahil sa karanasan na nangyayari sa ating planeta, ang pamamahala ng Diyos sa buong universe, hindi na mangyayari na babangon uli ang kasalanan. Ha? Sa Nahum 1:9, ano ang inyong kinakatha sa tungkol sa Diyos? Ano ang kinakatha ninyo laban sa Diyos? Siya ay magbigay ng kawakasan. Siya ay magbibigay ng huling kawakasan sa kasamaan. Ang pagdalamhati ay hindi titindig sa ikalawa. Ang paghihirap sa ating planeta, hindi na yan titindig sa ikalawa. Na? Uulitin natin, ang kamatayan at ang hadis ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ano itong dagat-dagatang apoy? Walang hanggan ito o ikalawang kamatayan? Ang dagat-dagatang apoy, ito ang ikalawang kamatayan. Yan po ang malinaw na sinasabi sa Biblia. Hindi po dito totoo na walang kamatayan. Hindi sinabi ng Biblia. Ang kapag susunugin dito si Satanas, ang kanyang mga anghel at lahat ng mga masasama, mamamatay sila sa ikalawang kamatayan. Kasi nabuhay sila, pinatay, pagdating sa Panginoon, bubuhayin uli, tatanggapin nila ang parusa sa dagat-dagatang apoy at mamamatay sila uli dito. Ito ang ikalawang kamatayan. Kung ang sino man hindi masusumpungan nakasulat sa
aklat ng buhay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. No? Kapag ang tao hindi, ang mga taong hindi naristro doon sa aklat ng buhay, paano ba 'yon masulat doon, Brother John? Kapag tanggapin mo si Jesus Christ sa pamamagitan ng bautismo, saka na may sulat ang iyong pangalan. Pero pag hindi ka mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, ay wala, hindi mairistro. Ang lahat na hindi maristro sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ang sangkalangitan sa araw na yaon mapaparam, kasabay ang malaking ugong, kasabay ang mga bagay sa langit mapapugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ito 'yon At kapag masusunog na ang mga masasama, maraming mga maliligtas na iiyak. Bakit iiyak yung mga maliligtas? Kasi yung iba nilang mga kapatid, yung iba nilang mga anak, yung iba mga magulang, hindi, nagkahiwalay sila. At anong gagawin ng Diyos? Papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At sila yung mga taong mapalad, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o pananambitan man o hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ha? Sapagkat kung paano at mangyayari sa bagong langit at bagong lupa sa Isaiah 66:22. At sapagkat kung paano ang bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain, mananatili ko, sabi ng Panginoon, at gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ano ang pagsamba natin sa bagong langit at bagong lupa? Araw pa rin ng sabat. Kaya nga, ang araw na Linggo ating natutunan, spurious yan, hindi po yun araw na itinakda ng Panginoon, yan po ay marka ng hayop, atin ang natutunan. At mananahan tayo sa tahanang ito. Sa labas ng syudad, ganito na ang magiging lupain. Ang bagong langit at bagong lupa, mamimitas na lang tayo sa pagkain na gusto natin. Hindi na po tayo kakain ng hayop, hindi na po tayo kakain ng isda. No? Alagaan na lang natin sila. No? At kung gaano kaganda ang larawan na ating nakikita ngayon, katiting lang yan sa larawan na ating makikita kapag tayo'y maliligtas na. No? Nung nakikita ko ang plano ng Diyos sa ating kapanahunan, katulad si Noah, nang nalaman daw ni Noah, na nalaman ni Noah ang mangyayari sa kanyang kapanahunan, sabi ni Blacabe, Noah was no longer in his business. Ako din, nung nalaman ko ang plano ng Diyos sa ating kapanahunan, iniwanan ko na ang dati kong trabaho. At gusto ko nang mag full time sa gawain ng Panginoon. No? Kung papakainin lang niya ako, dadamitan, tama na yun sa akin. Ang aking gawain ay ang mangaral. Tulungan ko ang pagtatapos sa gawain. Sa maaring ang inyong buhay, marami kayong pangarap ngayon. Pero isa sa inyong pangarap na hindi ninyo pagsisihan, ang magiging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, ang sasalubong sa darating na Panginoon. Matatapos po ang ating sanlibutan, mayroong time limit, at malapit na po ang time limit. Sana inyong mapapanood ang aking topic patungkol sa 6,000 years. Itatype lang ninyo sa YouTube, John Lumingkit 6,000 years, na malalaman ninyo ang lahat kong paliwanag, no? Gaano na tayo kalapit, gaano na tayo kalapit sa kawakasan, no? Na ang ating sanlibutan darating sa time limit, no? Kaya sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa ating buong dalawang linggo na series sa ating pag-aaral. At kung mayroon kayong natutunan, mas lalo akong maraming natutunan. Kasi itong aking ginagawa, no? Araw-araw ko itong ginagawa, pero nakikita ko ang liwanag ng Panginoon, no? Ang kanyang mga salita, paano ibinigay niya ang mensahe. At paano niya pinakita sa akin sa mga mangyayari sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa September 13, magkikita-kita tayo uli. Pero hindi ibig sabihin, mawala ako sa ere. Linggo-linggo, mayroon pa rin akong video na i-upload. Kaya lang, ang ating live, mapuputol ito hanggang September 13.
paghandaan ko ang gawain na yan. Maaring busy ako sa mga gawain sa paghahanda. Pero ipanalangin ninyo ako. Hanggang darating si Jesus Christ, ang gawain ng The Gospel of Jesus Christ sa support ng aking mga sponsor. Kaya nga, ang mga sponsor na, malaking bahagi na ginagampanan nila sa aking buhay. No? Sila po ang nagpapakain sa amin sa gawain ito. At kung bakit ako naka-full-time ngayon, dahil sa mga taong nagsusuporta nito. At umaasa ako na kung makikita ninyo ang pabalita ng Panginoon, marami din akong mga kamanggagawa. Kung nakikita ninyong kailangan ninyo silang suportaan, suportaan ninyo. Dahil sa kanila, sila po'y nagpapagamit sa Panginoon na sa pagtatapos sa kanyang gawain. At sabi sa Matthew 24:14, "And this gospel of the kingdom will be preached, no, to the whole world for the testimony of many, and then the end will come." Darating ang katapusan kapag matatapos natin ang ating gawain. Pero hindi ibig sabihin na sa aming gawain kundi mayroon talagang time limit ang Panginoon. Marami siyang gagamitin. Hindi dahil sa ating gawa kung matatapos, kundi mayroon siyang sariling panahon at kung paano niya ito gagawin. Maaring ang mga bato magsasalita na, matatapos lang ang gawain. At itong internet ngayon, ito na yung mga bato na mga nagsasalita. Na kahit ako nagsasalita sa bahay naming ito, ang buo po ditong mapapanood sa buong mundo. Ipanalangin ko kayo sa ating pagtatapos. Muli kong pasalamatan ang lahat kong mga sponsor, lahat kong mga kasamahan, no, mga kapatid na nagsishare. Maring hindi ko nababanggit ang inyong pangalan, pero hindi kayo mawawala sa aking pagmamahal. Kayong lahat na sumusuporta sa gawain, sa panalangin, no, sa inyong pagsishare at sa inyong panunood. Malaking bagay na ito sa aming gawain dito, kung mayroon kaming gawain, wala namang manunood, walang kwenta ang aming ginagawa. Pero dahil mayroon kayong natutunan, gagamitin ito ng Panginoon na itong magiging kasangkapan paano ninyo mahanda ang inyong buhay. At balang araw, magkita-kita tayo sa langit na bayan. Maring hindi tayo magkita personal, hindi tayo magkita sa mundong ito. Pero ang aming layunin, makabahagi, makakatulong kami sa paghahanda ninyo sa pagdating ng ating Panginoon. Ipanalangin ko kayo sa isang panalangin sa ating pagtatapos ngayong gabi. Ama naming banal, aming natutunan ang napakagandang pag-aaral. Mula pa sa pasimula, no, mula August 1 hanggang August 15. Nakikita ko ang inyong pangunguna, ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-ibig sa aming lahat. Nadaramdaman ko, Panginoon, ang inyong paggabay. At ako mismo na nagtuturo, marami akong natutunan. Namamangha ako sa inyong kabutihan, sa mga liwanag na inyong ipinakita sa akin. At itong liwanag na ibinigay ninyo sa akin, ibinigay ko sa sanlibutan. Ako'y abang lingkod lamang ninyo sa gawaing ito. Pero mahabag kayo, Panginoon, sa lahat ng mga taong naghahanap ng katotohanan. Tulungan mo na magiging liwanag ang aming pabalita, na mahinto na ang kanilang pandaraya ng kaaway, na maraming mga tao makakita ng inyong liwanag, na hindi na sila madadaya sa ginagamit ni Satanas na pandaraya. At umaasa kami, Panginoon, na sa labanang ito ng kabutihan at kasamaan, maraming matutulungan namin na mamumulat ang kanilang paglilingkod, nasa panig sila ng katotohanan. Sa gabing ito, aking pinapasalamatan, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid na inyong pinagkaloob na makasama ko gabi-gabi sa panunood, gabi-gabi sa aking pangangaral na sila po kasama ko sa gawain ito. Pagpapalain lalo, Panginoon, ang mga sponsor namin na tumutulong sa inyong gawain. At umaasa kami, Panginoon, anuman ang kanilang pinagkaloob sa gawain ito, ibabalik ninyo ng dubli. At tulungan din ninyo sila na makakatulong pa sa iba naming mga kasamahang mga ngaral, na sila din makakabahagi, no, sa pagtatapos sa gawain. Salamat, Panginoon, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Umaasa kami na hindi ninyo kami pababayaan, bagkos sa sama ang inyong pangako sa Matthew 28:20. At ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito yung nais naming maranasan. Huwag ninyo kaming pababayaan. At ingatan ninyo ang aming buhay
hanggang magawa namin ang huli, pinakahuli-hulihang mga bagay na ipapagawa ninyo sa amin. Salamat sa inyong paggamit sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na nagiging nangunguna sa aming pag-aaral. Salamat din sa lahat at umaasa kami, Panginoon, na ang inyong pagpapala, matanggap naming lahat na nagiging kabahagi sa inyong gawain. Akin ding pinapasalamatan, Panginoon, ang lahat na nagbigay ng mensahe sa awit. Hindi ko sila napasalamatan, hindi ko sila nababanggit ang kanilang mga pangalan, pero ang mga taong ito patuloy mong gagamitin na magiging kapartner namin palagi sa inyong banal na gawain. Salamat, Amang Banal, at naway samahan ninyo kami sa sunod na mga panahon, sa September 13 hanggang September 30, sa aming bagong programa na bubuksan para gabi-gabi na pag-aaral, ihanda din ninyo ang aming mga kapatid. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.